everything changes. We bow down to your name, Lord. And every tongue shall confess that you are the Lord of Lords and the King of Kings. And as long as we are in your presence, alam po namin that you are working in the midst of every situation that we go through right now. Yan naman, Lord. Patuloy namin itataas ang dakilang pangalan. Speak the name of Jesus till every dark addiction, starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Yes, Lord. Jesus in the streets, and Jesus.
Jesus, for my them I speak the holy name. Jesus, come on, your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Oh, Jesus. Lift your voice over every heart. Purihin po ang Panginoon. Napakabuti niya sa atin. Grabe ang pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Bawat isa sa inyo ay ang dahilan kung bakit si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Jesus died for each one of us. Hindi po masigit ang pagmamahal niya sa akin kaysa sa bawat isa sa inyo. Basta bawat isa sa atin, mahal ng Panginoon na parang nag-iisa lamang tayo sa mundo. Ito pong mantang April, nag-decide tayo na magsisimula tayo sa bagong series na isang panyaya. Come and let us change our world. Siguro sabi na iba sa inyo, grabing paanyaya, baguhin natin ating sanglibutan. Sino ba ako? Sino ba tayo? Hindi ba ito'y masyadong mapangahas? Is this not too daring? Hindi ba ito'y masyadong ambisyoso? Totoo po na kung iisipin lang natin ang ating kalakasan o kahinaan at pagkatapos, napakatindi ng ating misyon. Iisipin mo, nakakasindak. Pero tandaan po ninyo, sa bawat isa sa inyo na iniligtas ng ating Panginoon, tinatawagan tayo sa pagbabago ng ating sarili at ng ating sanglibutan. Remember ang sabi ng Panginoon Jesus, we are the salt of the earth. We are the light of the world. Nung sabihin ng Panginoon niya, sinasabi niya, kayo ang asin, wala akong ibang inaasahan. Kayo ang ilaw, wala akong ibang inaasahan mag-iilaw sa sanglibutan. Ikaw yon kapatid. Tayo yon. We are the followers of Jesus Christ. I think the most important encouragement for us, na mapasasabi ko ngayon, hindi ka kailangang ma-discourage pag tinitingnan mo ang sarili mo at pag tinitingnan mo ang laki ng hamon ng Panginoon sa bawat isa sa atin. We don't have to be intimidated. Huwag ka tayong pasindak. Change the world. In fact, dapat tayong matuwa. Hindi tayo dapat ma-paralyze ng inactivity. Wala naman ako magagawa eh. E di magmumukmuk na lang ako sa isang sulok. Pero nasabi natin na God has called us to change our world. At nasabi natin, binigyan tayo ng kakayahan na baguhin ang sanglibutan. Paanong paraan? Nasabi natin last time, sabi niya, we can change the world because of the presence of the living Lord. Sapagkat ang Panginoong Jesus na nabuhay ay present sa iyong buhay ngayon, kahapon, sa darating na araw, kahit saan ka, nandun ang ating Panginoong Jesus. Amen? Come on. Pangalawa, the power of the living Lord. Because we serve the living Savior, we can experience His mighty power today. Sapagkat buhay ang ating Panginoon, pwede nating maranasan ang Kanyang kapangyarihan sa bawat araw ng ating buhay. But for this message this morning,
Pangatlong dahilan why we can change the world. We can change our world by the power of the Holy Spirit. Sige nga po, basahin natin muli. We can change our world by the power of the Holy Spirit. Pwede nating baguhin ang ating sanglibutan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Titingnan po natin ang maraming verses ngayon, but for this time, babasahin po natin ang Acts 1:8. Acts 1:8. Tayo po'y tumayo sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Sabay-sabay po nating basahin. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. And you will be my witnesses, telling people about me everywhere, in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. You will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Dakila naming Diyos sa pagbubulay po namin sa inyong salita, manguna ka sa inyong lingkod. Kayong mag-empower sa akin, magturo sa akin, at gawin mong maliwanag ito sa bawat pusong naririto ngayon upang matanggap namin ang biyaya na gusto mong matanggap namin sa araw na ito. We welcome the Spirit of God, ang Espiritu ng buhay, ang Espiritu ng kapangyarihan, ang Espiritu ng katotohanan. Lead us, teach us. In Jesus' name, Amen. Please take your seats. Tayo po'y binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. At natanggap po natin ang kapangyarihan. Sabi po ng verse nating binasa, you will receive power. At napansin po nyo, nagsimula sa salitang but. Kasing pinipilit ka agad ng mga lagad nung magbangon ng ating Panginoon, nung matay si Jesus, nagbangon ng muli, nagpakita sa kanila at nakihalubilo ng 40 araw. Nagtanong ka agad ng mga lagad, itutumba mo na ba ang Roman Empire? Lalaya na ba ang bayang Israel? Israel na ba ang magiging world empire sapagkat ikaw ang aming hari? Sabi ng Panginoon, hindi yan ang inyong dapat pakialaman at itanong. But you will receive power. At yun ay kapangyarihan. Hindi kapangyarihan ng tao, hindi kapangyarihan ng pamahalaan, hindi kapangyarihan ng posisyon, ito'y kapangyarihan ng Espiritu Santo. At ito ang magtuturo sa atin at mag-uudyok sa atin kung paano natin babaguhin ang ating sanglibutan. Two questions po ang sasagutin natin sa umagang ito. Number one, bilang review, who is the Holy Spirit? And of course, paano ba ginagawa ng Holy Spirit na tayo tunay na maging saksi? Who is the Holy Spirit? Sa bawat sa inyo na kahit saang relihiyon kayo galing, especially sa Roman Catholicism at iba, pamilyar tayo sa Holy Spirit. Pero nais kong ipagdiinan sa umagang ito ang unang katotohanan that the Holy Spirit is a person and that He is God. Anong ibig sabihin ng the Holy Spirit is a person? Siya po'y may personality. Merong katauhan na pwedeng magmahal, pwedeng mangusap, pwedeng magdesisyon. At sapagkat siya isang person, pwede siyang kausapin, pero pwede rin siyang saktan. Later on, makikita natin yon. Sabi natin, the Holy Spirit is the third person of the Triune God. Sabihin nyo, third person. Triune God or Trinity. At siya ay sinasabi nating Diyos. Saan po natin nakikita ang ilang mga verses? Alam na natin ito, pero nais kong tingnan po ninyo. Ang nakikita po natin ng pagka-Diyos ni Kristo ay pag binabanggit po natin yung baptismal formula.
Sabi po sa Matthew 28:19, sabi ganun, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them, sunod po ninyo, in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Inianay siya sa Father, sa Son, sa Holy Spirit. At pansinin po ninyo, tatlo ang binanggit, pero ginamit ay name. Okay? Nang ibig sabihin, mayroong unity sa three persons. At kung pinaniniwalaan natin na Diyos ang Ama, Diyos ang Anak, siyempre, kahanay dito, Diyos ang Espiritu Santo. Amen? Medyo doctrinal po ito. Kung hindi kayo masyadong excited sa mga doctrines, pero pakinggan na po ninyo ito. Kasi minsan isang araw makakasalubong kayo ng mga tao na hindi sila naniniwala sa Triune God or the Trinity. Hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos. Hindi sila naniniwala na Spirit is God. Pero at least meron kayong alam dito. Sa Acts chapter 5 po, merong isang kwento. Tandaan po ninyo, pag-offering natin ito mamaya. Okay? Sa Acts chapter 5. Dahil sa dami ng pilgrims na naglakbay sa Jerusalem dahil sa revival ng Holy Spirit, dahil sa unang pangangaral ng mabuting balita, dahil araw ng Pentecost, ang daming pilgrims at nagkaroon ng revival for the first time na i-preach ang gospel ni Peter. Dahil sa nangyayaring revival doon, hindi umaalis ang mga tao, tambak sa Jerusalem ang mga pilgrims. E saan mo kukuha ng pagkain yon? So nagkasundo ang mga alagad, sabi ganon, okay, bawat isa sa ating mayroong pag-aari, ibenta natin yung ating property, at lahat, sabi niyang ganon, magkasundo tayo na lahat ng ating ibinenta ay bibigay natin para sa gawain ng Panginoon sa Jerusalem. At ganon pong ginawa ng marami. Todo talaga. Spirit of communism, hindi communism, okay? Lahat ng property common sa lahat. At si Ananias at si Sapphira, mag-asawa sila, ibinigay din ang kanilang share. Pero somehow, na-reveal ng Panginoon kila Peter na itong si Ananias at Sapphira ay hindi naging totoo. Pinalabas nila na lahat ay binigay nila kagaya ng ginawa ng iba, pero ang totoo hindi. Sabi niyo, Pastor, okay lang naman siguro yun, nagbigay naman ng malaki-laki eh. Hindi lang lahat, pero ang problema, pinalabas nilang lahat binigay. Pero ang totoo, hindi lahat binigay. Ano sa tingin niyo doon? Hindi totoo, di ba? Pag hindi totoo, yun ay kasinungalingan. So lumapit kinonfront sila ng mga apostol, sabi ni Peter kay Ananias, hanggat nasa sa iyong pera ngayon, para sa iyon, hindi mo naman kailangang ibigay. Pero bakit ka nagpanggap? Sabi niya, Ananias, bakit pinabayaan mong si Satanas ay punuin ang iyong puso? Nagsinungaling ka si Spirit. Sabagat tinago mo yung ibang pera, pero pinalabas mo, ibinigay mo lahat. Tapos nasabi sa bakwan, how could you do? Sabi sa huling bahagi. How could you do a thing like this? You were not lying to us, but to God. Sabi, nagsinungaling ka sa Holy Spirit. Ang ibig sabihin, hindi ka nagsinungaling sa tao, nagsinungaling ka sa Diyos. Ang ibig sabihin, ang Holy Spirit ay Diyos. Yun po ang lesson doon. Hindi yung pagtodo ng pagbibigay, okay? Hello? Pero kung ginigiyagis kayo ngayon ng inyong konsensya na parang ang sabi nyo, binigay ko talaga ang aking kwan ganito, pero ang totoo ay nagbigay ka lang pala ng tip. Okay din na makinig kayo sa Holy Spirit. Okay? To lie to the Holy Spirit is to lie to God. Ang magsinungaling sa Spirit ay magsisinungaling sa Diyos, ang ibig sabihin ng Espiritu Santo ay Diyos. Because the Holy Spirit, ito pang pinakalasan natin dito, because the Holy Spirit is God, He has the nature of God. Meaning, He is omniscient, omnipotent,
and omnipresent. Ano po yung basic characteristic ng ating Diyos na sinasabi natin? Na sapagkat ang Diyos natin ay pinakamakapangyarihan, pinakamarunong, alam niya lahat ng bagay, at nandun siya sa lahat ng lugar at sa lahat ng bagay. Okay? Ganun ang Diyos. At sapagkat ang Holy Spirit ay Diyos, He is also pinakamakapangyarihan, alam ang lahat ng bagay, at nandun siya sa lahat ng lugar. Patandaan po natin yon. And He is the one, ang Espiritu Santo ang tumatahan sa bawat isa atin. Can you imagine ang Diyos Espiritu Santo, ang Diyos na omnipresent, ang Diyos na omniscient, ang Diyos na omnipotent ay tumatahan sa buhay mo? Second truth, the Holy Spirit indwells every believer. Ang Espiritu Santo ay tumatahan sa bawat mananampalataya. Okay? Mula nung ikaw ay magtiwala sa Panginoong Jesus, nung tanggapin mo si Jesus, ang Espiritu Santo ay tumahan na sa iyong buhay. Meaning, if you are a true believer, if you have made the decision to trust and receive Jesus in your life, the omniscient, omnipotent, omnipresent Holy Spirit is dwelling in your life. Nakuha niyo? Amen. Sabihin po ninyo. Amen. Ulitin ko po, pag ikaw ay tunay na mananampalataya at ginawa mo ng desisyon na iyon na magtiwala at tanggapin si Jesus sa iyong buhay, ang pinakamarunong, pinakamakapangyarihan at laging present sa lahat ng lugar na Holy Spirit ay tumatahan sa iyong buhay. Let that sink for a moment, mga kapatid. Ito'y niliwanag pa ni Apostle Pablo sa 1 Corinthians 6:19. Dalawang verses po dito. 1 Corinthians 6:19. Don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? Sa Tagalog sabi, hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na tumatahan sa inyo na binigay ng Diyos sa bawat isa sa inyo? Nais ko pong tingnan natin mabuti ito, mga kapatid. Napakadakilang katotohanan, napakadakilang privilege. Isang katotohanan na dapat ay magsabi sa atin, hindi mo dapat maliitin ang pwedeng magawa ng buhay mo. Sabi nga nila, God the Father created our bodies. And then Jesus came, tinubos niya ang ating mga katawan, niligtas niya tayo. At ang Holy Spirit ibinigay para tumahan sa ating buhay. Pero dito ang ginamit ni Apostol Pablo, iba eh. Don't you realize that your body is the temple? Anong ibig sabihin ng temple? Sanctuario. Diba? Temple, it conveys the idea that our bodies are the sanctuary. Sabihin nyo, sanctuary. Or the sacred place in which the Spirit not only lives, but is worshipped, revered, and honored. Pwede namang sabihin ni Apostol Pablo, tahanan ka ng Espiritu Santo. Totoo po yun. Dwelling place ka ng Espiritu Santo. Totoo po yun. Pero mas matindi, mas malalim ang ginamit na salita ni Apostol Pablo. Sabi niya, bawat isang anak ng Diyos ay templo ng Espiritu Santo. Sa iyong buhay, siya sinasamba. Siya iginagalang, siya itinataas. Hindi lamang tahanan, hindi lamang isang residence. Ang ibig sabihin, pakinggan po nyo to, pag ikaw ay na kay Kristo Jesus, ikaw ay dwelling place ng Espiritu Santo ng Diyos. Pag wala ka kay Kristo, wala sa iyong Espiritu. Okay?
Minsan naririnig nyo, wala ng Espiritu yan. No. Pag anak ka ng Diyos, meron kang Holy Spirit. Pag wala sa iyong Holy Spirit, ang ibig sabihin, hindi ka anak ng Diyos. Okay? Think about this, my friends. Think about this. This is powerful. Pag natanggap nating mabuti ito at pag nakilala nating mabuti ang Espiritu Santo sa ating buhay, hindi mo na pwedeng maliitin kahit kailan ang ginagawa ng Diyos at pwedeng magawa ng Diyos sa pamagitan mo. Sabi niyo, Pastor, nasan po sa Bible yung sinasabing pag nasa iyo, pag ikaw ay naki Kristo, nasa iyong Holy Spirit, pag wala sa iyong Holy Spirit, ang ibig sabihin, hindi ka kay Kristo. Romans 8:9. Tingnan niyo uling bahagi. Ano po sabi ng Romans 8:9? But you are not controlled by your sinful nature. You are controlled by the Spirit. If you have the Spirit of God living in you, sino yon? And remember, that those who do not have the Spirit of Christ living in them do not belong to Him at all. In other words, kapatid, if you belong to Jesus, if Jesus is in your life, the Holy Spirit is dwelling in your life. Umisa na si, nabibigla tayo eh. Sabi na, walang Holy Spirit yan. Hindi po totoo yun. Pag Christian yun, may Holy Spirit yun. Okay? Of course, dapat nating tandaan na hindi umaalis ang Holy Spirit, pero pwede siyang masaktan sa buhay mo. Pwede siyang mag-grieve, di ba? Pag tinanggap natin ang ating Panginoong Yesus at dumating ang Holy Spirit sa atin, pagtanggap natin kay Kristo, tinatakan na ng Holy Spirit at ginarantyahan na ang ating kaligtasan. At ang Holy Spirit ay tatahan sa ating buhay magpakailanman. Okay? At siya, ang gumagarantya, isang pledge, parang tatak ng Diyos, parang deposit ng Diyos, na isang araw, kukunin ka ng Panginoon, mapupunta ka sa Kanya. Ang Holy Spirit ang kanyang pledge. Ang tawag po natin dito sa business ay, nung i-rent po natin itong auditorium na to, alam nyo kung ilang buwan ang ating deposit? Pag-rent natin dito? 6 months. Sa mga nag-a-apartment, alam nyo na, 2 buwan at saka 1 buwan na ganito, di ba? Dito, 6 months. Sa ating buhay, Kristiyano, anong garantya na lubos ang katubusan mo? Ibinigay sa atin ang Holy Spirit. And that is more powerful. Amen? So that is the doctrine. Maikling pagkakwento ng doktrina natin sa Espiritu Santo. Ngayon ang tanong, how does the Holy Spirit empower us? How does the Holy Spirit make us world changers? Paano tayo binibigyan kapangyarihan ng Espiritu Santo? Remember, ang pinakamakapangyarihan, pinakamarunong na Espiritu Santo, ang siyang nagbibigay sa atin ng kakayahan na mabuhay para kay Kristo at maparangalan si Kristo. Paano niya ginagawa ito? Ulitin po natin yung ating verse. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Anong purpose ng power na ito na binigay ng Panginoon through the Holy Spirit? Anong purpose? And you will be my witnesses. Alam niyo kung minsan pag binabanggit ang power ng Holy Spirit, iniisip natin kaagad yung mga faith healers, nagpapagaling sa mga may sakit. Iniisip natin kaagad yung mga nagsasalita sa iba't ibang language, mga tinatawag nilang heavenly language. No, the purpose why the Holy Spirit has been sent and given to us so that we will become witnesses for Jesus. Sabihin niyo, witnesses. We will be witnesses for Jesus. Hindi sinabing we will be witnesses of Jesus, okay? Witnesses for Jesus. Sino sa inyong natanggap nyo ng katotohanan na ikaw ay witness ng Panginoon sa ibang mga tao? Amen? Sige nga po, lahat magsabi ng
na sumasang-ayon, na gagamitin siya ng Panginoon sa buhay ng ibang tao. Magsabi nga kayo ng amen. Amen and amen. The Holy Spirit empowers us to be witnesses for Jesus. Basically, there are two ways to witness for Jesus. Two ways na kailangan natin ng kanyang empowering. Una, by our lips. Sabihin nga nyo, by our lips. And pangalawa, by our life. Okay? Lips, sa ating sinasabi. Pangalawa, life, sa ating pinamumuhay. Amen? Sabihin nyo later, pastor, paano yung hindi marunong magsalita? Basta by words. Okay, by words. But pwede nyo po sa Facebook, ilagay sa Instagram. Basta, yun po. The Holy Spirit empowers us in the proclamation of our lips. The proclamation of our lips. Ang kapahayagan ng ating mga bibig, ng ating pananalita. We share the gospel, we witness about or for Jesus by our words, by our talk, and by our lips. Ito, we share the gospel with words spoken or written. Basahin nga niyo malakas yun. We share the gospel with our words spoken or written. Dinagdag ko na po, isinama ko na yung written. Kasi karamihan ngayon ay ang hindi masabi, pinupo sa Facebook. Di ba? We share the gospel, we witness about the Lord Jesus Christ by words, by our lips. Mahirap po ito, nakaka-intimidate. Sabihin niyo, sino ba ako para mag-share dito? Siguro kung hindi niyo na-feel ang intimidation na yon, baka hindi ka pa kayo nag-attempt na mag-share sa ibang tao. In fact, kahit matagal ka nang naglilingkod sa Panginoon, nagsishare ng gospel, pag meron kang kakausapin, magsasabi ka pa rin sa mga kakilala mo, kaibigan mo na, pag-pray niyo ako, kakausapin ko si. Because this is a job that human beings cannot really do on themselves, by themselves. The truth is, wala akong kayang iligtas kahit isang tao. Wala akong kayang i-convict sa kasalanan kahit isang tao. Wala akong buhay na pwedeng baguhin, kayang baguhin. It is all in the power of the Holy Spirit. Nung may share sa'yo yung gospel, bakit ka naniwala? Not because magaling ang nag-share sa'yo. But it's because of the work of the Holy Spirit. Naku, pagkukulang ang gagawa niya na didiskarte. Baka manalangin niya ng pagtanggap pero hindi totoo sa puso. Pagkatapos tumanggap, balik sa dating gawa. Anyayahan mo sa church later on o sa susunod na Bible study, hindi na darating. Kasi abilidad ko lang aking ginamit eh. Pag ako lang gumawa at kumilos, mababaw po ang dating niyan. I get mental agreement. At kuminsan galit pa nga pag nag-share ka eh. Eh, mga karanasan po kami sa Japan, may sinyera na si pastora na kasama namin, ang response, umiiyak. Meron kaming namit na mga Pilipino, nag-share kami ng gift of God card, tanggap sila at nagpasalamat. Merong sinyera na sila, ang mga younger leaders natin sa Akwan, sabi niya, born again din ako. Yung isa naman, sinyera niya nila, ayaw tanggapin. What is successful witnessing? Ulitin natin ito. Kasi gagamitin natin ito every day this week and the coming week. Okay? Natanggap na ba ninyo na kayo witnesses para kay Jesus? Okay. Alam nyo ng job description natin, di ba? But this is not just a job. This is a calling, right? Okay.
Anong sabi ng Campus Crusade for Christ? Success in witnessing is simply taking the initiative to share Christ in the power of the Holy Spirit and leaving the results to God. Ang tagumpay sa pagsishare ng gospel, ang pagsishare ay yung ikaw ang mag-initiate. Ikaw ang unang hakbang. Huwag kang maghintay na lumapit sa iyo. Halika nga, isir mong gospel sa akin. Walang ganun. Ikaw talagang lalapit. You take the initiative to share Christ, not in your ability, but in the power of the Holy Spirit. Ang resulta, hindi ka magsasabi. Ang resulta, nasa kamay ng Holy Spirit yan. Nasa kamay ng Diyos yan. Ang trabaho mo lang, sumunod ka, mag-initiate ka, lumapit ka, maging witness ka. Yun lang ang trabaho natin. Ang bunga, ang conviction, ang pagtanggap, ang Diyos ang gagawa niyan. Amen? Amen. The omnipotent Holy Spirit empowers us when we obey the Lord and take the initiative to share Christ. Ang Espiritu Santo ay bibigyan ka ng kakayahan at kapangyarihan pag ikaw ay humakbang sa pagsunod sa Panginoon at nag-share ka ng gospel. Ang pag-empower mangyayari pag humakbang ka sa pagsunod. Huwag mong isipin na bibigyan biglang kapangyarihan tapos mag-empower ka. No, pag sumunod ka, i-empower ka. So kung tatanungin niyo ako, kaya ko ba to? Kaya mo ba to? Hindi. Kung nakadepende lang tayo sa sariling abilidad at diskarte. Pero kaya natin ito sa power ng Holy Spirit. Amen? Amen. So that is the proclamation of our lips. Now, the persuasion of our life. The persuasion of our life. Okay? Ano ba ang Tagalog ang persuasion? Yung pag-persuade ng ating buhay. Yeah. Yung pag-ihikayat, pag-kumbinsi ng ating buhay. Gaano man kahusay o kagaling o ka-smooth o ka-suave ang pamamaraan mo sa pagsishare ng gospel, hindi po yan makaka-convert ng tao. Bakit? Kung galing mo lang yan, wala ang Holy Spirit. Wala pong maliligtas at walang mababagong buhay. Ang ibig sabihin, pag ang life mo ay hindi pwedeng i-bless ng Holy Spirit, pag hindi blessable, hindi ka gagamitin ng Holy Spirit. Baka ang tanong niya, totoo ba yung sinishare mo? O nangyari ba yan sa buhay mo? I'm sure, minsan iniisip natin yun eh. Totoo ba yan? We can only be agents or catalysts for change when we experience the change in our personal life. Read that again with me. Want to read it? Read. We can only be agents or catalysts for change when we experience the change in our personal life. Pwede lamang po tayong maging agent, maging ingredient, maging substance ng pagbabago. Pag naranasan natin ang pagbabago sa ating personal na buhay. And praise the Lord, because it is the Holy Spirit who is changing our life. It is not your cell leader. It is not your favorite speaker na pinapanood nyo sa Facebook or sa Reel. It is the Holy Spirit. Gusto ko po ang sinabi ni Aristotle. I'm not sure if he is a Christian, pero napakaganda po. The observation niya ito sa philosophy at sa society, sabi niya, a person's life persuades better than his words. Di ba? A person's life persuades better than his word. Ang buhay mo ay mas madaling mangumbinsi kaysa sa sinasabi mo. Tama?
And as we mentioned in the last message, uulitin po natin, I think we should keep on repeating this. The most compelling argument and evidence for the truth of the gospel, meaning the death and resurrection of Jesus, is the changed lives of Jesus' followers. Ang pinakamabigat at matinding pangkumbinsi ng ebidensya ng katotohanan ng gospel ay ang binagong buhay ng mga anak ng Diyos. Pag inayos ng Holy Spirit ang buhay natin, mas madali tayong makukumbinsi. Kaya sabihin mo sa katabi mo, umayos ka. Sagutin mo siya, umayos ka rin. Diba? At ito po'y gawa ng Holy Spirit. Paalala sa inyo, every one of you must have read this before. Minememorize ng iba nating mga leaders to. Galatians 5:22-23. Ito po ang ginagawa ng Holy Spirit sa atin. Binibigyan tayo ng bagong buhay. At ito po hindi gawa ng tao. Ang tawag dito ay the fruit of the Holy Spirit. The Spirit produces this in us. But the fruit of the Spirit is love. Hello? Alam ko, maraming nasaktan ka na. Pero inuutosan pa rin tayo ng Biblia, magmahal ka. Kaya mo ba to? Talagay ko hindi eh. Kaya ang Holy Spirit ang gagawa sa buhay natin eh. The fruit of the Spirit is love, joy. Naku, pag nasa yung Holy Spirit at siyang nagbibigay ng joy, bakit ka naman madidepress? Well, it happens, sabihin nyo. Pero kung ikaw ay lalong nagpapasakop sa Holy Spirit, matutulungan kang makalaya mula sa mga bagay na nag-a-isolate sa iyo at pumipigati sa iyo. Kapayapaan. Sino sa inyo, ganda-ganda ng tirahan mo? Sarap-sarap ng pagkain mo. Bakit balisa pa rin ang puso mo? Ang kailangan mo ay ang peace from the Holy Spirit. Amen? Forbearance, yung pagtitiis. Kabaitan. Some of us, mayroong iba't ibang paraan ng pag-express ng kabaitan. Goodness, kabutihan. Faithfulness, katapatan. Sa ating relationship, sa Panginoon at sa bawat isa, at sa ating pamilya, ang kailangan natin ay katapatan. Amen? Kailangan natin ay pag-ibig. Kailangan natin ay pagtitiyaga. Sino sa inyong naniniwala na yun ang kailangan natin? At ang Holy Spirit ang gagawa niyan sa ating buhay. Gentleness, kaamuan. Sino sa inyong napintasan na ng kasambahay na ikaw ay hindi ka maamo? Sino sa inyong napintasan na itaas nga ang kamay? Hoy, umaamin na nga ako, pero kayo hindi pa umaamin eh. Ang ibig sabihin, puro kayo maaamo, ha? Di ba? Kaamuan. At ano pa? Pagpipigil sa sarili. Sino sa inyo na talagang kailangan ninyo ng pagpipigil sa sarili? At sino sa inyo nakaka-umaamin na kahit nagpipigil ka sa sarili, hindi pa rin yung mapigilan? Diba? We need to depend on the power of the Holy Spirit sa ating buhay. Every day. Pag gusto mo nang manapak at gusto mo nang tirisin niya na parang kuto, at gusto mo nang lumabas yung dating ikaw na nagmumura,
Yung dating ikaw, hindi ko alam kung yun pa rin hanggang ngayon, ha? It's time na sumurrender sa Holy Spirit. Holy Spirit, kailangan kita. Ito po yung mga characteristics na binibigay ng Holy Spirit sa atin. Changed hearts require the transforming power of the Holy Spirit. Ang pagbabago ng puso ay nangangailangan ng kapangyarihan, ng pagbabago na pwedeng ibigay sa atin ng Holy Spirit. It is available to us. The Holy Spirit wants to give it to us. The Holy Spirit wants to empower us. The Holy Spirit wants to change us. Stated in a different way, pakinggan po natin ito. In-apply ko lang sa iba't ibang kaparaanan. Being people God is able to bless is essential to being a nation God can bless. Gusto mong pagpalain ng Panginoon ng ayong bansa? Kailangan maging isa kang tao na pwedeng pagpalain ng Diyos. Secondly, being a person God is able to bless is essential to being a cell or a church God can bless. Gusto mo i-bless ng Panginoon ang iyong cell group at ang ating church? Dapat. Ilagay mo muna ang isang ang buhay mo sa isang lugar na pwede kang i-bless ng Panginoon. One person at a time. And then, a further explanation, being a person God can bless is essential to being a family or a community God can bless. Gusto mong pagpalain ng Panginoon ang iyong community, ang iyong family, ang ating city? Dapat ilagay mo muna ang buhay mo sa isang lugar na pwede kang pagpalain ng Panginoon. Ang pinagpalang family ay binubuo ng mga taong pinagpala ng Diyos. Ang pinagpalang campus ay binubuo ng mga taong pinagpala ng Diyos. Ang pinagpalang cell group ay binubuo ng mga taong pinagpala ng Diyos. Amen? Nang ibig sabihin, dapat blessable ang buhay natin. Nung isulat ko po yan, naging pula. Blessable. Hindi patanggap ng dictionary ng word. Dapat blessable tayo para maging blessable ang ating family, ang ating community, ang ating church. Dapat nailagay ang posisyon ng buhay mo sa iyong pananalita, ang iyong pamumuhay na masasabi ng Diyos, talagang gusto kitang pagpalain. It starts with one of us, one person at a time. Put it another way, ganito ang favorite, ang isang favorite nating author, si Oswald Chambers. If I obey Jesus Christ in the seemingly random circumstances of life, they become pinholes, mga butas, mga parang buo. Bisaya pala yun. Parang mayroong kwan dyan, pagkatapos may butas mo, parang may liwanag na dumadaloy, di ba? Through which I see the face of God. Yun bang pag sinunod ko si Kristo, kahit sa mga bagay na parang walang hindi ganong importante, hindi ganong organized circumstances ng buhay, binibigyan ko ng pagkakataon ng Diyos na tanglawan ng liwanag ang pamilyang yon, ang buhay na yon, ang pangyayaring yon sa aking buhay. Hindi ko alam kung sasabihin ko na to, pero nung Webes, sabi ng Department of Defense ng United States, ang banta ng Iran na lusubin ng Israel ay malapit na. Tapos sabi ng report, mangyayari ang pag-atake ng Iran sa Israel within 24 or 48 hours. Kagabi, lumabas ang report, nagpakawala na ng maraming missile ang Iran papuntang Israel. Yan po'y sample lang ng mga missile na ginagamit nila. Magtutuloy-tuloy ba ito? Hindi po natin alam.
Alam naman natin kadalasan ang ginagamit ng Iran ay mga proxy groups and nations, Hezbollah, Hamas, Houthis. Yan ang ginagamit niya. Pero ngayon siya mismo ang tumira. Mahabang talakayan po yan. Pero sa ganitong mga pagkakataon, binibigyan tayo ng Lord, ang tawag niya sa atin ay masyadong urgent. Tinawag kanya para sa isang pagbabago ng mundo, pero dapat magsimula sa ating mga buhay. Siguro sinasabi ng iba sa atin, hindi ko kaya to. Mahina ako. Marami akong sablay. Sino nga bang walang sablay? Naku, kung bibilangin kong sablay ko, mula noong ako'y maging Kristiyano, hanggang sa ako'y maging pastor, hanggang ngayon palagay ko, kulang ang 10,000 pages. Kulang ang 10,000 pages. Pero pag halimbawa, pag sinasabi mo, hindi ko kaya ito, ito po yung uri ng pagkalimot, parang nire-reject mo ang katotohanan ng Holy Spirit ang tutulong sa iyo, ng Panginoon ang nagligtas sa iyo. This is a form of self-rejection. Nakakalimutan mong ikaw ay tinanggap, ikaw ay pinatawad, ikaw ay niligtas, ikaw ay anak ng Diyos, at ikaw ang gagamitin ng Diyos. Sabi po ni Henry Nouwen, self-rejection is the greatest enemy of the spiritual life. Yung mga sinasabi mo na, ba't ako ganito? Ba't ko nagawa ito? E samantalang umika na ng tawad, alam mo na kung pinatawad ka na. Diba? Self-rejection is the greatest enemy of the spiritual life because it contradicts the sacred voice that calls us God's beloved. Ang tinig ng Diyos, sinasabi, you are my beloved, I love you. I died for you. I save you. Being the beloved expresses the core truth of our existence. To put it simply, you cannot believe that God loves and accepts you and at the same time reject yourself. E sabihin niyo, Pastor, hindi ko naman nire-reject. No, yun lang pagsasabing hindi ko kaya to, hindi na maayos ito. That's rejection of the work of God in your life. Dapat ang isang anak ng Diyos laging iniisip na kahit maraming pangyayaring hindi niya magustuhan, lagi niyang isipin ng kagandang loob ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay. We should be bathing ourselves. Dapat pinaliliguan natin, dinidilig natin ang ating puso sa napakadakilang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. So dalawang kahilingan ko po sa umagang ito. To be used by God in the proclamation of our lips and the persuasion of our life. Number one, accept fully that you are loved, you are forgiven, you are called the child of God. I-reject mo na, tanggihan mo na yung kaisipan na umaalipin sa iyo na sinasabi mong, hindi ko kayang mag-witness, hindi ko kayang magsalita ukol kay Jesus, hindi ko kayang mabuhay para kay Jesus. I am embarrassed to talk about Him. Dapat humingi tayo ng tawad sa Panginoon pag ganyan ang iniisip natin eh. Kasi bulong yan ni Satanas eh, hindi yan galing sa Diyos eh. Sinasabi ng Panginoon, pinatawad ka, nilinis ka, tinawag ka niya ang anak niya, sinasabi ng Diyos na ikaw ay templo ng Espiritu Santo, may kapangyarihan ka para maragamitin ka ng Diyos, pero sinasabi mo pa rin, hindi ko kaya to. Hindi yan galing sa Diyos. You have to accept fully the fact that God called you and God is enabling you in the power of the Holy Spirit. And then pangalawang kahilingan, surrender your life to the mighty work of the Holy Spirit. Isuko mo ang buhay mo, mga kahinaan, mga maling kaisipan, ang direksyon na pwedeng gawin. Pag naiisip mong may pinagagawa ang Diyos pero iniisip mo agad mahirap, isurrender mo yan sa Panginoon at sabihin mo kay Lord, Lord, pinagagawa mo ito sa akin. Magagawa ko ito sa kapangyarihan ng iyong Holy Spirit. Because the Holy Spirit has been given to us. Maybe today we can make a declaration. I've got the power. You've got the power. We've got the power.
Can we make the declaration now? One, two, ready? Sabay-sabay po tayo. I've got the power. You've got the power. We have the power of God. Amen? Tayo po tumayo, tayo manalangin. Dakila namin Diyos, sa oras na ito, tinatanggap po namin muli at pinagtitibay namin sa aming puso ang katotohanan na kami, niligtas mo, tinubos mo, minahal mo, pinatawad mo, nilinis mo. At patuloy mo kaming nililinis at pinapatawad. Na tinawag mo kaming mga anak mo at ginawa mo kaming templo ng Espiritu Santo na siyang may kapangyarihan para ayusin ang aming buhay at para gamitin kami sa buhay ng iba. Today we declare that we have the power of God in our lives. And today we accept that responsibility and that privilege na kami, Panginoon, ang gagamitin mo sa buhay ng ibang tao. That every day, this week and in the coming week, meron kang ibibigay na mapangalan sa amin na lalapitan namin para marinig ang gospel. Lord, we believe na magagawa namin ito because we have the power of the Holy Spirit in our lives. In Jesus' name, amen and amen and amen.